sinusubuhan mo talaga ako. Bakit? Anong gagawin mo? Tatapang-tapang ka pa kahit alam na natin na wala na si Ma'am Adelina na lagi mong tinatakbuhan. Wala ka ng rest back, Marisa! Kaya wala na rin kwenta yung mga banta mo. Hindi magtatagal. Kukunin na rin ni Elise ang mga shares. Alam mo, mapapadali ang buhay mo kung makikipagtulungan ka sa akin. Sabi mo, hindi tayo magkalaban. Matatahimik ang buhay mo, ang buhay ninyo, kung ibibigay mo sa akin si Abel. Then, quits na tayo. Sa tingin ko, kailangan na nating ilaglag si Cesar. Ano? Bakit? Sabi ng informant ko, magkausap sila ni Marisa. At mukhang binibrainwash ni Marisa si Cesar para ilaglag ka. After all, meron ka naman talagang alam tungkol sa organisasyon, sa Senidosa. Anak, ayokong makulong ka at ayokong iwan ka ni Gabriel kapag nalaman niyang ma-involvement ka sa organisasyon. Gaano mo ba kakilala si Belen? Bakit mo naman naitanong yan, madam? Belen has been campaigning with the other officers. Nakikiusap siya sa akin na bigyan ka ng ibang assignment. 18 years ko nang hawak ang Senedosa. Kabisado ko naggalawan doon. Well, kung ganun, bakit niya gagawin yun? Unless kung may balak siyang ilaglag ka. Si Belen, nakuha na niya ang organisasyon. Sigurado ang mga nganib ang posisyon mo. At kailangan mo na namang patunayan ang sarili mo. Nabalitaan ko na kinausap mo mga bossing isang gabi. Hindi mo yata ako naimbitahan. Anong napag-usapan niyo? Just a few things about the future of the organization para mas mapaigting pa natin ang kalakaran. Partners tayo, and I want to be involved. Lalo na sa akin ka nagre-report. Huwag ka basta-basta dumiretso sa mga bossing. Ano ka ba? Don't overthink. It's nothing.